magandang araw pong muli mga kabayan. Welcome back to my channel. Yung mga bago po sa channel ko, please subscribe my YouTube channel mga kabayan. Ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung tatlong klase ng concealed hands at kung paano siya ikabit, kung saan nyo siya gagamitin mga kabayan. Ito kabayan yung tatlong klase ng concealed. Kung titingnan mo siya, puro parehas, di ba? Makikita nyo mga kabayan. Pero magkakaiba yan. Ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung pagkakaiba ng tatlong concealed hints na yun mga kabayan. Ito mga kabayan, nakikita nyo, ito yung C1 overlap mga kabayan. Makikita nyo siya dito, diretso lang siya. Ito yung palatandaan niya mga kabayan, dito nyo si titingnan, diretso lang to. Ang sumunod dito, itong C2. Makikita nyo yung pagkakaiba niya mga kabayan. C1, C2, nakabukol siya ng kaunti dito. Yan yung makikita nyo yung palatandaan niya. Para hindi kayo malito pag tinitingnan nyo to. C1, C2, itong may bukol ng kaunti. Ang sumunod niyan mga kabayan, itong C3. Ito yung C3 mga kabayan. Tingnan nyo, ang laki ng bukol niya. Ito yung inset. C3, inset. Overlap, C1. Sito, haplap. C3 inset mga kabayan. Yan yung pagkakaiba niyan. Yung ipapakita ko sa inyo mga kabayan kung paano nyo siya gagamitin. Kung saan mga kabayan. Ito ipapakita ko sa inyo. Ikakabit muna natin siya mga kabayan sa pinto. Ito mga kabayan, ikakabit muna natin tong mga concealed hands. Para makita nyo mga kabayan yung mga pagkakaiba niya. Ito yung C3 mga kabayan. Tingnan mo nyo, nakabukol siya. Ito naman mga kabayan yung C1. Makikita nyo, straight lang siya mga kabayan. Ito naman mga kabayan yung sito. Makikita nyo yung bukol niya mga kabayan. Hindi siya gaanong mataas. Hindi katulad nitong insit. Masyado siyang malaki. Yan yung pagkakaiba niya. Yan mga kabayan, ipapakita ko na sa inyo mga kabayan kung paano nyo ikakabit itong pinto. Yan mga kabayan, nakikita nyo na nakakabit na yung C1, C2 at C3 mga kabayan. Makikita nyo yung pagkakaiba niya dito. Makikita nyo kabayan, ito nakadiritso siya, di ba? Makikita nyo. Ito yung overlap mga kabayan. Ito naman, makikita nyo yung bukol niya mga kabayan, kunti lang ito. Alos 1/4 lang siya. Ito yung sito. Sito siya mga kabayan. Haplap. Tapos ito naman mga kabayan, C3. Insit siya mga kabayan. Makikita nyo. Ito halos nakalayo siya dito ng 3/4. Yan mga kabayan, nakalayo siya. Ito naman, nakalayo siya dito ng 1/4 mga kabayan. Ito halos pantay lang siya mga kabayan. Makikita nyo, pantay lang siya. Nakapantay lang siya sa plywood. Ito yung inset. Kaya siya nakapantay kasi inset mga kabayan. Ito na yun mga kabayan. Yung kuha natin. Mapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba nila pag kinabit mo sa hamba mga kabayan. Halimbawa, ito yung hamba nyo. Tingnan nyo mga kabayan. Ito yung C1 mga kabayan. Makikita nyo, pantay siya. Ito yung overlap, makikita nyo yung pinto. Halimbawa, ito yung gagawin yung hamba, 3/4.
Yan kabayan, nakatapal yung pinto sa hamba. Makikita nyo mga kabayan, nakatapal siya. Oh. Nakatapal siya. Overlap. Ito yung hamba, ito yung pinto nyo mga kabayan, nakatapal siya. Makikita nyo. Ito po yung siwan. Yung sito naman mga kabayan, makikita nyo. Halimbawa, ito rin yung hamba nyo. Nakapatong lang siya ng kalahati. Kalahati lang mga kabayan. Makikita nyo sa plywood niya, kalahati lang. Kaya pwede nyo pa siyang lagyan ng pinto dito. Kahit ganito lang siya, 3/4 lang siya, pwedeng dalawang pinto yung ikabit nyo mga kabayan. May haplap siya. Ito yung sito mga kabayan, makikita nyo. Kalahati lang ng plywood yung nakakapit sa kanya. Ito yung sito mga kabayan. Yung inseat naman mga kabayan, makikita nyo itong inseat. Halimbawa, ito yung hamba nyo. Nakapasok siya sa hamba. Makikita nyo mga kabayan. Ito yung hamba mo. Nakapasok siya. Yan, makikita nyo mga kabayan. Yung inseat na tinatawag. Makikita mo yung hamba. Inseat mga kabayan. Hindi katulad nitong overlap. Hindi katulad nitong overlap mga kabayan. Hindi mo makikita yung hamba yung kinabit mo siya. Kasi nakatapal yung pinto. Yan ang pagkakaiba kabayan ng overlap. Hindi mo makikita yung hamba. Yan mga kabayan. Yung inseat mga kabayan, ito yung inseat. Makikita mo yung hamba. Yan, makikita mo yung hamba mga kabayan sa inseat. Yung overlap naman mga kabayan ay yung haplap. Yung haplap mga kabayan, ito makikita nyo. Wala ka rin makikitang hamba. Pwede mo siyang kabitan ng dalawang pinto. Halimbawa sa gitna, may pinto ka dito kabayan, may pinto ka dito. Gagamitan mo siya ng haplap. Yan po mga kabayan. Yun lang po mga kabayan. Sana po nakakuha po kayo ng idea sa ginawa kong video. Lalong-lalo na po yung mga kababayan nating mga bagong nagkakarpinto pa lang. At lalong-lalo na po mga kabayan yung kababayan nating labor na makita po nila na kayang-kaya naman nilang gawin yung mga ginagawa ng mga ibang karpintero. Sana sa mga kababayan natin, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa panonood mga kabayan.